Bakas ang tuwa at kasiyahan ng 10 napiling guro mula sa unang distrito ng Camarines Norte. Ito ay matapos nilang tanggapin mula kay Congresswoman Josie Banning Tallado ang tigi-isang laptop at ilang pang kagamitang mapapakinabangan sa paaralan nitong araw ng Sabado, a 8 ng Oktubre sa Bahay ng Labo. Ang programa na tinaguri ang guro ko, idol ko, ay ang pagsaludo ni Congresswoman Tallado sa mga guro kaugnay ng selebrasyon ng World Teachers Day na isinasagawa tuwing buwan ng Oktubre. Dito pinili sa pamamagitan ng social media ang 10 guro mula sa 5 bahay ng Labo, Jose Panganiban, Paracale, Capalonga at Santa Elena, bunsod ng kanilang hindi matatawarang dedikasyon sa kanilang propesyon sa gitna na nagpapatuloy na pandemya. Isa na rito si Ma'am Liza V. Castañares ng Aniceta de Lara Pimentel High School sa Mabilo 1 sa Bahay ng Labo. First time ko po na makareceive ng isang regalo na yung bata yung naging daan at si Congresswoman Josie. Kasi po kalimitan kaming mga guro yung naghahanap ng paraan upang matulungan yung mga mag-aaral namin sa aming paaralan. Kami yung humahanap ng mga iba't ibang paraan upang nang sa ganun makaahon sila at matuloy nila yung kanilang pag-aaral. Nagpapasalamat po ako kay Congresswoman Josie Banning Tallado sa ganitong uri ng patimpala sapagkat naging daan po ito upang ako po mismo ay makatulong din sa isa naming dating mag-aaral na ngayon ay nag-aaral sa Camarines Norte State College sa kursong engineering. Sapagkat ito pong, yung dati ko pong laptop ay ibebenta ko at ibibili ko ng 2 gadget nang sa ganun ay maprovidean ko rin yung mga batang nag-o-online class na humihingi rin sa amin ng tulong. Malaking bagay po ito, hindi lang sa kanilang pag-aaral, kung hindi para din sa kanilang pamilya upang makatawid sila sa hirap. Anyway, ito po ay material na bagay lang, pero itong material na bagay na ito ay makakatulong sa kanila, lalo na ngayong panahon ng pandemya na tayo ay nasa distance learning. Para naman kay Ma'am Marisa De Sena Norte, na 30 taon ng guro sa Jose Panganiban Elementary School, ito ay isang biyaya sa kanilang paaralan, lalo na at ikinukonsiderang isang malaking hamon kapwa sa mga guro at mag-aaral ang distance learning modality. Ang laptop na ito ay napakalaking tulong para sa akin. Para sa akin, sapagkat ako yung isa ko sa mga nagpiprint ng mga module na para ipamahagi ng aking mga kasamahang guro sa kanilang mga mag-aaral. Napakalaking tulong talaga nito na hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na mayroon akong ganito mula sa ating Congresswoman Josie Banning Tallado. Talagang tinuturing ko itong isang napakalaking biyaya para sa amin. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aming lahat. Sa aking mga kasamahang guro, sa mga mag-aaral, at ngayon din siyempre sa mga magulang, sapagkat magbibigay daan din ito na maipahatid namin sa mga magulang ang mga kaalaman na dapat nilang gampanan para matagumpay na masagutan, maitawid ng mga bata ang pag-aaral na modular. Pahayag naman ni Congresswoman Josie Banning Tallado, isa sa mga panukalang batas sa 18th Congress na kanyang inakda, isinulong, sinuportahan at ipinaglaban ay ang House Bill No. 219 na nagtatakda ng pagtaas ng sweldo ng mga guro at iba pang mga kawanin ng gobyerno. Ang panukala ay ganap na naging batas matapos itong lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 8 ng nakalipas na taon bilang Republic Act No. 11466 na nagkaroon naman ng retroactive effect noong 1 ng Enero ng nakalipas ding taon. Sa huli ay muling nagbigay pugay ang kongresista sa mga guro dahil anya sila ang naghubog at patuloy na humuhubog sa bawat mamamayang Pilipino upang maging mabuti, mapagmahal sa pamilya at kapwa at may takot sa Diyos na miyembro ng lipunan. Norge Abarca, BHTV News.